Amen. So, salamat yung dako sa Ginoo ng Isyo ng takna sa tabuntagon sa iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Sa matag usa ka na ito, ipanalangin na tanya, iproteksyon na, giiway sa mga kasakitan, sa mga disgrasya, giiway sa magkamatay ng pandemya. So, pandemya. So, masalamat ko tayo, usap kaninyo, no? Tagahapong adawa, nakita ninyo na dahil mga bagong mga ipambitay niya, tumuti, doon ay buluhaton karon. Amen. Tagahan na ninyo, unsa nga buluhaton? Para sa Youth for Change. Kabatan-onan para sa kausaban. Siguro, ang naginikanan, ganahan anak. Pwede pa sila gusto sa ilang mga bata, sa ilang mga anak, ngato sa kalaglagan o ngato sa mga bisyo. Ano yun na sila sa matarong? Gusto yun na sa mga ginikanan. Pero, usahay, kita lagi, sarang pwede pa sa itong mga anak, pero panikamutan na ito. Doon ay kabaguhan nga mahitabo ng ngayon. That's why, salamat po ako, inahinay na po daw, rinubin o rebuild ang atong church, mga Iksoon. Diyote na lang dito, so, padayon na itong ipangayo, pangayoon sa itong buhay ng Diyos na padayon siya mag-provide sa tanan ng mga pangalan. Ito, ang Ginoon nag-provide naman ka na ito. Amen. Ang Ginoon, wala siya mag-kulang dili ka na ito. Iyan ang i-provide ang tanan na ito ng mga panginahanglan ng mga Iksoon. So, salamat kayo. Usbon ako. Salamat po ako sa itong buhay ng Diyos. Kaninyo, mga amahan, mga inahan, mga batanoon na padayon na support sa mga buluhaton din sa Dihokonon din sa church. Salamat kaninyo kanan. So, hindi na maglalay, hindi na mag... atong padayon, no? No? Ang atong pagbasa sa pulong sa itong buhay ng Diyos, pinagi sa pag-abli o pag-open sa itong mga Biblia sa Book of Ephesians. Chapter 1, verse 1. Ephesians, chapter 5, verse 3. Revelation, chapter 13, verse 7. O Jude, chapter 1, verse 14. Okay. So, mag-una ko din sa Book of Ephesians, chapter 1, verse 1. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa kapabuton sa Diyos, alang sa katawhan sa Diyos diha sa Epeso, nga matinud-anon kang Kristo Jesus. So, sa New King James Version, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ, mga iso. So, nag-awag rin, alam sa katawhan sa Diyos diha sa Ephesus. So, kung ato makita so ang seven churches sa Ginoo, mga iso, ang nung sagit ito siyang seven churches nga atong makita diya sa Book of Revelation, pito ka simbahan. Epeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, ang Laodicea. Pero kita ka rin, ano na takaroon sa katapusan ng mga bahin sa itong kinabuhi ng Iso. So, nanatakaroon sa Book of Philadelphia. Pero i-address din ni Apostle Paul ang iyang suwat dito sa Book of Ephesians, mga Iksoon. Dito sa taga-Ephesians of the First Church, mga Iksoon. So, balik ta, dito sa chapter 5, verse 3. Sanglit ka mo, katawan man sa Diyos, dili mayong itudumog nga adunay sa lawayong pakigilawas o ka hugawan o kahapon diha kaninyo nga iso. So dire nagwarning na po ang bulong sa Ginoo sa matag usa ka nato mga iso. O bali na usab kita sa Book of Revelation chapter 13. Verse 7. Gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Diyos o sa pagbuntog kanila o giyatagan pagayon kini otoridad sa tanang katawhan nga nagkalanglaing tribo, pinulungan o kanasuran. Sa Jude, Judas, chapter 1,
Verse 14. Sino ang ikapitong kaliwat ni Adan? Dugay nang miingon may tungod kanila. Muanhi ang Ginoo uban sa linibon niya nga balaan. Christ is coming. Amen. Muanhi kayo si Ginoo sa Kristo, mga ikso. Mag-ampo ta. Labing gamhana, balaan o galando ng mga Diyos. Muntap na sa Gatagon, Amahan, mag-ampo kami. Salamat sa inyong mga puno, ngayon mga panalangin na. Panalangin ni Ginoo, inyong mga anak, na dali ka rin. Physically, spiritually. Bisa pa man din orga sa nag-subaybay na yung kasunod nila. Yan sa social media, pati ka Ginoo mga panalangin. Usap, kanila o Mr. God, huwag mong i-welcome, inyong balang Espiritu Santo. Sa among taliwala karon nga may padayon magapamuha, magapalihok sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi una-una. Nag-ampo usap kami, padayon sa among mga kaigsuunan, na nagpadulong diri, ikaw ang Ginoo magaproteksyon kanila, magasapnay kanila, sa ilang mga gisakyan, sa ilang mga ginagawan, sa mga kadalanan, nga mag-abot sila diri nga sipa sa amin. At kalayon ka sa walang katapusan, in Jesus Christ's name. Amen. Sins alive. Mga santos na buhi. Kinsa ni mga santos na mga buhi? Who are the saints? Mga ikso. Kinsa ang mga gingan lang santos nga? Ha? Kita, amen. Praise God. Kita. Kita ang gingan lang santos ng mga buhi. Mga ikso. Ang visionary, nag-define siya about a saint, mga ikso. A saint is a holy or godly person. Muna siya yung quote, pasapot sa mga balaan na tao. Balaan o Diyos nun na tao. Tawagan na niya, santos. Na naman, holy man ka. Binuhal man ka sa Ginoo, dili man ka ordinaryo, kundi you are holy, we are holy. Amen. Ibuhat man ta, sama sa iyang nagway, mga eksoon. So, pasensyoso ang usa ka holy, mga eksoon, ang usa ka balaan. Ang usa ka balaan, dili yun na siya hakupot. Kaya nga naman, huli ko. Basta huli ka. No? Usa ka kristohanon nga magtotoo, simple. Muna siya yung gidipayan sa usa ka dictionary. Ang usa ka dictionary yung gidipayan sa anak mga iksohon nga, ang usa ka kristohanon nga magtotoo, mag yun na siya balaan. At wow, ito nilang mahimutong santos, mahimutong balaan kong tawahan na hindi mo ito kristohanon. Wow, ito magsubay sa gipaguhan si Ginoo, wala man kung magsubay sa kamubuton sa atong buhi nga Diyos. Kato yung nagsubay sa kamubuton sa atong buhi nga Diyos nga. So, mo na siya i-defines diha sa dictionary mga iso. No? Ang Biblia po ni Agri, sa ikatulo ka di definition mga iso sa mga santos nga buhi nga nailhan karon mga iso. Doon na tayo nailhan ng mga santos nga buhi. No? Mga tao na atong iila ng mga mataong. Pero kung atong tanawang bisa pag ang tanang tao, ang Biblia, nag-ingong daya na bisa pag usaw, mataong sa tao, hugaw kina siya at kubangan sa Ginoo. Pero kay gibataron naman tayo sa Diyos. Amen. No, giyugasa naman tayo ito ng ang iyang pagbuhat dito sa cross, sa Kalbaryo, mga iksoon. Saan na ito? Kada kong declaration, mga iksoon. Nga kitang tanan, nilimpiyuhan ta sa iyang dugo. Pinagi sa dugo sa iyong buktong anak na mao si Ginoong Hesukristo mga iso. Kunya, dili man lang ang mga santos na buhi ang nailhan karon. Amen. Hindi na lang itong mga nangamatay usap. Ang itawag na santos. Kaya naman tayo nahibawa na katong mga apostol sa Ginoo. Diba? Atong gikutlo karon na unta sa kinutlo ni Santos Pablo. Sinulat ni Apostle Paul. Diba? So, kinuha ni siya ni Apostle Paul. Giunsa na ito pagkahibalo nga kini tinuod mga iksoon. So, usmula ko mga buhi nga santos mga ikson. So, four things that we need to know about saints mga ikson. Doon ay upat yung mga butang na agay yun na itong mahibawaan mahitungod sa mga santos. O nga, Paul wrote to the saints mga ikson. Si Pablo nagsulat nga ito sa mga santos. Ikaduha,
po, the Bible outlines the responsibilities of the saints mga iso. Ang Biblia nag-isgot sa responsibilidad sa mga santos. Ikatulo, the wrath of the Antichrist will be against the saints mga iso. Ang kapungot sa Antichrist, Antikristo, ngadto sa mga santos nato. Duna sa lahat kapungot ng mga kalago. Ang mga santos maghari uban kang Kristo inigbali Kristo. Amen. So alita sa sinugdan ng mga Ikson, Paul wrote to the saints mga Ikson. So what si Pablo mga Ikson? No, mga sulat ni Pablo ngadto sa mga santos. Balik na ito sa Book of Ephesians. Atong ablihan o atong tanawin ng Book of Ephesians chapter 1 verse 1 so, nita ni Paul, apostle ni Kristo Jesus. So, apostle siya ni Kristo Jesus tungod sa kabubuton sa Diyos. So, hindi kabubuton sa tao. Kaya na ba, mahimong apostle ka tungod sa tao, i-install lang ka tungod sa kwarta. Pero kini siya, ang Diyos Amahan ang nagbuot yani. Matupad rin sa Book of Ephesians chapter 1 verse 1. Amen. Gikan ni Pablo, apostle ni Kristo Jesus tungod sa kabubuton sa Diyos. Ingon siya, alang sa katawhan sa Diyos diha sa Episo nga matinumanon kang Kristo mga iso. Nag-awang tukod siya sa tanan nga mga katawhan sa Ephesians o sa suong nga matinumanon kang Kristo Jesus. O sa Napulaco City, tinumanon ka Kristo Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo nga kita matinumanon ta. Atong gihatagan ang Ginoo o saktong oras para kanya. Tagaan naman tayo ang pito kaadlaw niya ang ika. O sa kaadlaw niya ang ipangayok kami na to. Simbahon na to siya diha sa Espiritu sa kamatuunan. Niya, magtrabaho ta suot sa unong kaadlaw. Parang doon ako tayo. Kanon, physically. Yeah. At the same time, kanapit, ulong lima kaadlaw ng mong trabaho, ay kung ilan, wala niyo ka magbasa ang Bible, ano nga, di po niyo mapakaon ang iyong spiritual life. Imo diyan ang pagkaon ang iyong spiritual life. Amen ba? Amen. Magbasa niyo ta, layo tayo mga devotional mga iso. Sa itong mga tagsa-tagsa, kinabuhi. Nagtuo ko, mamatakusan ka ninyo, doon ako yung mga oras sa inyong mga pag-ampo. Doon na mo yung mga kuwait, mga iso. Sama ni Ginoong Isos. Siya kita doon naman sa kuwait na yan. Ganun ang panahon mo mag-ampo siya. Iyan mga inaong gali, iyan mga apusol, anhin ang sakit yan. Tuko dito ang mag-ampo. So nag-ampo siya, ganun naman doon na sa kuwait na yan. Ganun yung oras sa ako, yung pag-ampo. Mag-ampo ko. Pag haman niya ang ampo, nagbalik na po siya sa iyong mga apusol. Iyan sa mga, okay, mag-ampo niya. Sige, mag-tabi. Naampo na po siya. Balik na po siya sa mga puso. Naampo siya. Huwag niya po mag-ampo. So, kinakala niyo ang pag-ampo. Nga naman, ang pagkaon na Ginoong Jesus, pag-ampo. Amen. Ang mga anak na Ginoong Jesus Kristo dapat ang pagkaon, pag-ampo o pasting. Amen. Yung samay, nag-sugod na dili o pasting. Sugod pag-January. Wala pa. Praise God. Hallelujah. Mas maayaw yun na iso atong sundan ang tuig o mga pagpuasan o mga pag-ampo. E nga naman, ulit ko yung natagaman sa itong Afrika, pero itong tayong bitaw na ang mga puso ni Ginoong Isos. At tuloy yun magpalik yun. Katong mga tapit na iso. Katong nangihilin sila mga nag-assault sila demons pa. Ilagi, how as it hawa ang mga daotang espiritu nagto sa mga tao, nagto sa mga masakiton, nag-ayo sila, nag-nampak sila. So ilang ipangayo, yan ay buong masilang, di ba sila magkahimo ni Ani? Di man may magkahimo ni Ani Isos? Di man may parihas ni mo Isos na? So sa naman yung sulte? Nagsulte ni mo? Naari mo, pagkawas mo, patuo na yun ang mga demonyo. Hawa na yun. Gani, balik mo gani yung mga demonyo, nagto sa mga baboy. Ya, nag-ayos si Jesus sa mga masakit doon. Dahil na tayo. Ito mga babae na si Dugo, sunod sa musika po eh. Iayaw niya. Ingo na mga buti mo sa mga nalimo.
Ano si sa sekreto? O sa sekreto na ko? Kuasa o pagkampo. Muna sekreto ng Ginoong Sos. Muna yung sekreto na ito, arot ang tubo. Amen. Dapat muna itong wato. Arot ang tubo, spiritual nilang isodo. Wala tayong knowledge. Wisdom. Ang understanding ng higa sa itong buhay ng Diyos. So nga naman, patubuon yung tanya. Hindi yung pwede nga mahimong kang bonsai. Dapat motobo yung kang mga iso, spiritual yung mga iso. Amen. Praise God. Hallelujah. So, dili nagsulat si Pablo ngadto sa mga membro sa simbahan nga buhi ni atong tungoran nga iso sa Book of Ephesians nga iso. So, iyan ang isuwat para ngadto ka nila. Pero kitungod yung buhi man ang pulong sa Ginoo mga iso, mahiabot o pwede sa nila itong i-apply na ron sa atong mga tagsa-tagsa na kinabuhi. Amen ka? Usa alang sa katawan sa Diyos diha sa Epeso. Nga matinud-anon kang Kristo Jesus kita mga faithful ta. Mga matinud-anon ta diha sa atong buhi ng Diyos nga muday o musimba diha sa iyang gamhanan pangalan mga iso. So, kini siya, isuwat yun niya para sa personal yun na niya nasuwat nga to sa mga taga-Epeso ni Apostle Paul mga iso. Nag-ingon din siya sa Book of Ephesians chapter 4 verse 12. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tubig katawan sa Diyos alang sa buluraton sa testuhanong pag-alagan. Aron mutubo ang lawas ni Kristo. Kitang tanan gusto sa Diyos nga magdungan ta. Magbasa ta ganun na doon natin devotional, fasting, prayer, mga exod, aron mutubo ta. Spiritually. Kung iunala na imong hayat, ako na nagyatag, sige na unay mo. Ang imong paligamutan na mutubo ka, ang imong espirituhan ng kinabuhi. Amen ba? Amen. Oh, okay na. Kung ikubal nga tanong mo, inong mo sa lahat na pagpataas. Na, kung anak, kung isa na, palitiba, ngayon sa kinuha na ito. Panigamutan ang mayo. Ang atong espirituhan ang tinabuhi. Amen ba? Muna itong panigamutan ang mayo ng iso. Kaya nga naman, yun mo magkini ni Pablo aron sa pag-andam sa tingin ng tawahan sa Diyos. So kita mga iso na itong andam mo na itong mga kabalingon aron sa pag-andam po niya. Isa mo yung diriganahan sa kabaguhan. Amen. Kita ba siguro tanan ang gusto tanan mapag-uba from Luzon, Visayas. Gusto yun daw kapag-uhan. Sa ako man ito pagkapag-uha. Nang kita mismo, wapata maanda. Dapat na itong anda mo na itong kaugalingon. Sabihan maanda mga itong kaugalingon, maiksun. Makita niya sa itong palibot. Makita niya sa itong sulod, sa itong panimanday. Then makita sa community. Makita sa puro. Makita sa barangay. Makita sa city. Amen. Nga doon ay kausapan, doon ay kabatuhan, nga nahitabo mga iso. That's why doon ay. Doon ay kabatanaunan para sa kausapan ng mga iso. New projects. Gusto na nga po, sa unang panahon, wala pa, kami pa, 2016 election, pinsa diri ang nagsigikuyog at to, nga panahon nga masigita o ampo makadlaw. Naata po dili. Makadlaw na magsigita tampo. Matong hopes do, alas 4. Mayroon ko sa ikong alas 4 ang nakita ito. Alas 3 ng mata na kao, alas 3 yung siya. Ari sa mata sila yung magsigita ampo. Kami ang eleksyon. Ngayon naman, gusto kausapan, gusto change. Nangayo ta. Utaw, may utang sa Ginoo diyan na pita. Sige ta, ampok niya ito na iso. Gani, kapag din na, sa isa na kaanta ta, ito sa doon, pag-ampo rin ta niya, yung wato. O, paglakan ba ta sa gano'n, okay, pwede, dali na. Pero salamat sa Ginoo. Kagahapong adawa, dito ako ka, ato dito, kagahapon dahil adawa, nagsugod ang among mga pag-ampo. Nalimot ko din rin, kaya na amang itay morning devotion every Saturday. So pagkahuman ako din, ipagbalik ako.
snacks na pagkakuma sa mga distribution na inundong ko. Tumaktan siya. Gato nag-start. Alas 4:00 siya. Mga pastors. Pwede po yung mga members. Every Saturday dito. So din hinga naman. Atong andamon. Ang tibuok at tawagan sa Diyos. Amen. Sama ni Apostle Paul. Himo niya kiniaron sa pag-andam sa tibuok at tawagan sa Diyos. Alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagan aron mutubo ang lawas ni Kristo. Nga naman, ang naman ang hit, which is in Jesus Christ, ang body na lang niya, mga iso, nagkawatak-watak pa. Siguro ang lawas ni Ginoong Kristo, may mga siguro na, alam na din, at tulad ko dito, ay din mong pati na niya. Body in Christ. Dapat magkahiusa, dapat doon ay unity. Amen! Kaya atong giandam ang atong kaugalingon mga iksoon para ang niya inibalik ni Ginoong Kristo. No, in the book of Romans chapter 12 verse 13. Pagpaambit ka mo sa inyong isip ka magtotoo nga naa sa gawaton o gawatan sa inyong balay ang mga dumudoong. Amen. So nindot ay may mga polo mga iksoon. Pagpaambit ka mo sa inyong isip ka magtotoo. Kung atong makita ang mga apostles ni Ginoong Kristo, no? Katong magsigi sila po o gadiri, magsigi sila ampo. So, sa usa ka dawa, mga isoon. Sa lihang puno sila sa Espiritu Santo tungkol sa kanunay din ang pagsiging ampo natin. Gusto kayo ang may tiwin. So, ikon sa tinapit sa ang Holy Spirit. Nakapupuno nila din na paghumani ato ang mga isoon. Unsay mga kaptanan nila na anaan nila. Ilang hihit. Tapos ang tanan o giusahan nila. Nagkahiusa sila. Nagpaambit sila. Salamat ang ako. Uspunan ko kayo ang mga patanong na nagpaambit usap sa ilang mga puso. Salamat sa mga girikanan na ilang itugutan na muari nila ang ilang mga anak araw sa pagpanito at araw sa church. Isip ambitay, mga isoon. Pagpaambit ka mo sa inyong isip ka magtotoo. Pagambit na na ito. O sa ilaan na ito. Wa, di mo nakahatag tayo ng sali. Ito ay pagkapit lang ng puso. Amen. At ang strength para diha sa iglesia. Praise God. Kaya Ginoo, magamit na siya. Tao pala niya. Kung nangyong lang tayo ng siyang mission, ang Ginoo, di na siya. Di kanya basagtan. I-provide niya ang tanan. Hindi mo nang mga panginahanglan. Sayang mo niya, anak, sa tanan na itong mga panginahanglan. Pag-umas pag niyo. Pero ang Ginoo, i-provide niya. Nato lang din eh, nato pagtrabaho, eh, ubanan ng mga kaupag eh, mga ego mo po sa ganang wealthy. Dao mo po din ang mata na, sa pingsuhan mo din, tato mo lang, ang paksit na din. Diba? Will. Dito. Dito ba din rawit. Salamat sa mga bata, mga young people, mga iso. So, nag-ingot din, nag-awag, dawata sa inyong balay ang mga dumudoong. Amen. So kung doon ay mga dumudoong din mga isoon, kung ato sa atong mga tagsatag sa kapalimalay, ato ipakita ang atong hospitality. Amen. Amen. Ang gumayong mga tala, nakita-kita ito. Yung ulit na ito, ay, usan ulit ito, kaon sa ating usugot ng ulit, kaon sa daan, usan ulit. Diba? Ano ba? Hospital. Ito'y ipakita. Kaon sa? Ah, sige, hindi mo gagawa. Lagi ka nila lang. Dada. Ipakita. Yung untang hibaw. Magkanagawa na. Anghil pa lang nasa dino. Yawa niyo mag-iwit ka. Sige mo ka naman eh. So, biyatagan sila ako sa lapi. Ang mga pobre santos at itong mga tayong ano yan itong mga tayong ngayon. So, nga naman, nagpaambit sa ilang isig ka magtotoo mga iso. Grabe si Apostle Paul. Pero kung ato nagtag, nakita ni si Apostle Paul, gamit ayun siya. Muabot na siya, bisag asan, napita, kung ato na naman, nagbasa ta sa Bible, bisag asan, niyang panaw. Lagyo kayo. Pero ang abay mo, nag-discord niya ito, kinisip mo ba? Muari din na ito ba? Sige, rin pangunik ta.
Pero kung ato nakita, dahil din yung maigsoon na si Paul, ang iyang mga nakuha ng mga tais, iya rin ipanghatag, usap na ito sa mga wala. Matupad rin sa book of Romans, chapter 12, verse 13. Nagpaambit, usap siya. Dapat kita ato sa din gamiton, kung sa'yo naaakan na itong maigsoon na magpaambit, usap kita, nagpusawagan na itong mga kaigsoonan. Amen. Dili siya ako. Pusunod. Una siya ay sakto na ehemplo. Good example na iso. Tawag ni siya, tawag sa upan na tenger na sinari preacher. Gusto naman sinari preacher. Kwarta ay kapas. Hindi ay sipiat ang ilang understanding. Sipiat sila silang tagan sa Panginoon. Kaya si Paul, sa mga nakuha niya, manha lang ko, inikapit na ko diha, andaman na diha. Inikapit na ko diha, wala na ko, nakaw din ko nga rin napitan, yung mato ko, doon ay nanginahanglan dito. Bantay mo, kapag nalungo pa yun ni Apostle Paul, nakulong masinong niya. Imbis mo, atos ko, ipalik ko siya sa Espiritu Santo. Kaya doon ay nagpangayo, tama niya. Ito siya, tungkol. Kaya naan niya ang Espiritu sa pungkuling ng Diyos, nadunggan niya ang tingkong sa Diyos, pag-adto niya dito. Doon ay tao na nagsyagit dito, nanginahanggan yung tabang. Dapat inanata ng exhort. Atong ipaambit kung sa naan na to, na to sa atong isig ka, matutuo mga exhort. Ay, God, look. Kung sa unang nila paggamit, ilang, nakasama ko ang pagkakalit. It is better to be in the process. Hallelujah. So, sa ato makita ang Exxon, si Paul, before his conviction, his conversion ng Exxon, had impressioned since mga Exxon. So, wala pa makonvert si Pablo, gipreso niya ang mga santos. Grabe kayo siya ka-persecutor ba? Grabe kayo siya ka-manglulutos sa unang panahon mga Exxon. Ang mga tao sa unang panahon, sa wala pa niya siya mag-convert, into Christian mga Exxon. Kung sa wala pa niya siya mabago, pa niya siya mag-change sa iyang kinabuhi mga Exxon. Iyang dilutos ang mga Kristohano. Itagaan lang siya kulturidad sa mga kadagpuan, sa mga pare, siyo. Sa mga sado, siyo. Pagtakot sa mga tao nga nagsanyaw sa pangalan ni Ginoong Jesus, si Paul ang unang nipuwat ang mga Isoon kung iyan yung ipagtakot. Atong basahon niya sa Book of Acts, chapter 26, verse 10. Makini ang akong gibuhat dito sa Jerusalem. Gihatagan akong otoridad sa mga kadaguan sa mga pari. Sa pagbilanggo sa dagang mga magtutuo o sa dihang isinutan sila sa kamatayon, mihoyon ako sa hukom. Si Paul. Mausa si, nakita ni sa Ginoo si Paul, ito nagpagamit ng galing natin. Ano na mao? Anong naamang galing natin pagamit? Hindi na mao. Pag-adto niya sa Rodo of Damascus, kita niya, na-encounter niya mo din, ino. Napunta mo siya, ano siya, sabi niya sa akin, nagkabayo. Kadungong siya tingo, Saulo. Saulo din, pang siya Pablo. Saulo pa man siya. So ang word na Saulo, mapintas. Iso. Ginoo, Saulo, Saulo, ano, ilotos mo man ako? Ha? Ginoo, kung ang lotos na ito, huwag di kang hilagti. Ang akong mga anak, ang nagpagamit sa akong bulhaton, imong ilotos. Imong ipapreso, imong ipapatay. Ang luto. Once day, mga iso na magpagamit sa bulhaton sa akong buhay ng Diyos, ang glory sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, ang nakalagot. Amen. So, mas nindot na magpagamit kita sa atong buhay ng Diyos. Amen! Amen! Diyos ka. Hallelujah. So, atong magkita din eh. Kung sa siya kamapintas sa unang panahon. Pero, sa ngato-ngato, mga isoon, sa kanugayan siya na po ang napriso. Hallelujah. Ginganlan siya o santos dito sa prisuhan.
Namatay nagdumog ali din he karon nga dunay nga bag-o nga naasulod sa prisohan sa jail. Naidagdag. Sila sa init ako. Mga ilado na mga pangliitan na natin sa sipo. Siguro ka kung mga yung ito. Huwag mong kailagin sa mga tawa natin. Sa orang pa na mga tawa na. Ngunit mga kuyaw din sa sipo. Buwan ko na. Salit na ang ilang mga kinabuhit. Bida ako. Bumubid niya. Pero wala ko siya sa Ginoo. Tingunan na kapagawin ko ng Ginoo. Ipaagi sila, ipa-experience sila na anong mga butang na sama na ito, ipa-experience pa ito sa Ginoo, sa time, sa lihang wala pa ito mapago. Kaya roon niya, inig kapag uli mo, mubarog ka sa tubangan, sa daghang tao, magpamatuod ka na adunay Ginoo nga mubago sa mga tao na hiwi, mga iso. Amin ba? Atong matawa, nagpago sila sa Ginoo. Karon na pasto. So sa presuhan, dili na galing ang gawas. Sa una, sumunan ko, kuyo-kuyo mong sa una dito sa living hall. Kuyo mong sa una sa doon, sige ko ang basketball. Lahi ang mga pundok sa mga Bible studies sa mga tao na gigang presuhan. Lahi ang mga Bible studies sa mga tao na mga kawatan. Kaya si Kano, mga hinay-hinay pa. Yung saan ko, kasi ako ko. Ang iba na yung murag, okay-okayan. Pili na talaga ito mga sinina ng mga mga doon. Kasokis ng mga brand na alin ko taga. Sa una, ingin siya, naawang ko na niya. Kapag kasikuan. Anak siya, wala ko. Oh, uyo, ganyan yung kapitaw. Anak ba? Dito ko sa ibig ko. Nga kung nasuhod mo ko dito sa pag-sintual basketball, dito ko, kuy-kuyo, nangang ko siya. Ito na PPE sa una sa Coach Al Solis. Siya. Anong kuy-kuyo? Training me. Pero kasi po niya, moto, nakita na kung anong uman ba? Testimony. Training me po kung patala. Hindi po niya mas tapas ka po. Ano ba? Pero ipabag ko sila sa Ginoo mga iso. Kita ipabag ko sa Ginoo. Amen. Ipabag ko na. Sama ni Apostle Paul. Nagpagamit siya sa buhat sa kalimutan sa unang panahon. Pero sa kadugayan siya na po ng mga preso, na-experience na po niya ang katong niyang ipangbukod sa unang panahon. Niya si Pablo, gihin mo na siya santos dito sa prisohan. Gihin mo siya santos dito sa prisohan. Panahon sa mga paglutos ng Ison, daghan ang nasantos nga na preso. Amen. Daghan po niya po kami. Sa una, kayo makasulong po dadya sa jail. Ang hatag na ito, na-assign me. Ang nabi sa warden, ang hangyo me. Kita mo niya, i-assign ito sa mga babae. Dito mo sa mga babae, na-assign. Mag-share me nga ito, word of God. Pangtanong ko ng mga babae, ang sa'yo mo, pare, miss. Ang sa dahil mo, sinundan nga nung napreso mo ka. Ang uban, may ingon, nakapatay. Ang uban, may ingon, nangawa. Napoy ko ni Ingon nga, suyok siya po. Preso. Pero sa niyang tingnan to me, siya lang naman sila sa walang ka. Murang ipang kumot ang lalo nga ng hila. Hila. Muna, inigawas nila. Mga yun, damay yun. Di ba, wala sa'yo gulpin ito. Mga yun, nagpapit na din. Iuli na yun ba? Suwat na silang papir. Tangag na umir. Ilang ipadaan. Tingnan to na silang papir niya. Nga ito na ipaupo na siya. Ang mga ito, ang mga tiksa namin ang mga. So yung anak, mga iso. Na-experience ni Paul, nililalim. Ito ba na, mga tatay, kung yung manis na ako, mga tatay, mga sa tiyan na. Ang hatal na rin ko, nila. Ilang mga pagnalaman. Ang hatal na ito, mga pagkain. So yung nana, nililalim yun. Pero sila, naganahan na, sunod sa presyohan mga isuon. Gusto sila na di na sila magawas, ganahan. Aray na lang midri eh. Pagka-anindot, wadyado. Katako sa mong bahay eh. Wadyado. So yung anak mga isuon. So karoon,
tinintay nga nato karon mga igsoon, tungod kay ato mang nakita dili na sa mga apostol ni Ginoong Kristo sa unang panahon, mismo sa ato karon generation doon na kita nakita ng mga tao, mga igsoon nato nga naglingkod, nagserbisyo diha sa tubangan sa atong buhi ng Diyos mismo. Ang matag usa nato ang tawag santos. Amen. Amen ba? Di silong tuo nung matinig mo sa Diyos. Puli na, balaan mo. Matinig mo sa Diyos. Ikadwa, the Bible outlines the responsibilities of the saints mga ison. Kung sa itong mga responsibilidad, yan sa book of Ephesians, chapter 5, verse 3. Okay. Sanglit ka mo, katawahan man sa Diyos, dili mayong igudungo nga adunay sa rawayong pagkikilawas o kahugawan o kahapog diha kaninyo mga ison. So ang atong responsibilities, magbuhat yun ta o maayo para sa kahimayaan sa atong buhi nga Diyos. Amen! Mga patanon, amen ba? So, Kristuhano, pagkinabuhi mga ison. Magkinabuhi ta? Subay sa nasulat sa balaod sa atong buhi nga Diyos mga ison. Pag kinabuhi, subay na di ba i-bless ka sa Ginoo? Di ba panalanginan ka sa Ginoo, Iksoon? Hindi lang kay Nemo. Na naman, kay mahimo naman mo niya kang channel o blessing mo niya. Amen ba? Hindi naman mo niya putol ang sandayong na din na putol, ganunay ang blessing ni mo. Tanong man ka sandayong, maapot mo na katusunahan. Sumilig na siya, maapot yun ato siya mga kaliwatan. Ang Biblia, nagdeklara na kaya, maapot pa ato siya mga fourth generation. Mga tao na wala pa mga tao. Mga yung na nadaan sa Ginoo, magkadawat niya itong mga iso. Magkadawat na niya itong mga maong panalangin. Hallelujah. So, ato na ni Sabton na nung mga iso, nang tinudan na yun dahil, ang usa kay Yahweh, mauna yung pagkinabuhi ng matarong in the sight of God, na mahimutang balaan. Mauna yung sa kasusik ng iso. Magkinabuhi itang balaan tungkol kay kita, mga santos mataan. Mahimo matang santos, dili lang kayo sa buntag. Mahimo matang santos, dili lang kayo sa gabi, kundi sa tanang panahon. Amen. Mahimo lang ang santos, matuong na kong Ginoo, mag-ampo sa iyo. Sa tanang panahon, mga igsoon, dapat kita mga igsoon. Sa itong mga lakaw, dapat magkita si Ginoo sa Kristo din nato ang glory, ang kahayag sa Diyos, mag-uban ka na ito, kanotay. Kanotay. Amen. Sa diyan mag-istorya ta. Diba? Sabi sa tosa, makita o si Kristo, diri ka na to, mga iso. Ikatulo, the wrath of the Antichrist will be against the saints. So, ang kapungutan niya sa mga Antichristo, mga iso. Dinhi ka na to, in the book of Revelation, chapter 13, verse 7. Pagkikitugutan mo sa niya sa pagkikubat sa katawan sa Diyos, o sa pagbuntog na nila, o gihatagan pagayon kini otoridad sa tanang katawhan sa nagalanglaing tribo pinulungan kanasuran. So ang kaaway ng mga iso, gitagaan ang otoridad. Kung ito nakita ang iso ng iglas, Sunday, ang Ginoo nagamit siya sa taga-Kaldiya. Araw na bago ang iyang katawhan ng mga Israelites. Mapukaw ba? Papukaw? Revival ba? Doon ay revival. Di man ka ma-revive, di man ka mapukaw sa imong pagkakristohan kung ang Ginoo dilit mo gamit o instrumento, gigamit sa Ginoo ang tagatsyantihan sa itong matayang mga ison. Aron, ma-realize, maka-realize ang mga Israelites sa itong matayang mga ison. Nahigmata sila. Higwa ba ito? Di man ko sila masakpit si Ginoo. Sa ito, bitang panahon ka rin. Gigamit ko ni si Ginoo. Ano pa naman talagang ka masakpit niya? Kung maulingin, ikaw man, tubas Ginoo, naligtan ko na yung Ginoo. Dapat kanunay. Dapat consistent. Isoon. Amen. So, din na itong makita din eh, na nakita niya na doon ay umaabot ng malisod ng mga adlaw, mga isoon. In verse 13, verse 7, gitugutan usap siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Diyos o sa pagbuntog kanila. Yatagan pagayon kinig otoridad sa tanang katawhan. So ato makita din yung mga isyon doon. Ano ba?
Doon na maabot ng mga kalisdanan unya ng madisok ng mga adlaw. So kung maabot ng mga adlaw sa itong makinapoy, dapat prepare ta. Dapat prepare ta mga isol. Amen. Andang ta sa itong matagsatag sa kinapoy. Base niya pinakalit ba? Ang pagbuto, ang pag-abot nga ng mga adlaw o nga ng mga kasakitan o unsa may mga kadaot ng maabot sa itong kinapoy, dapat andang ta. Andam na ang tanahan sa matag-usap na ito. So, atong paminahon ang dadan sa panahon ng ison. Daghang mahimong martir niya. Nag-abot ni Anang ang lawa. Daghang mahimong martir. So, kita nga mga kusuhanong karoon, ako nang ibutang Diyos ang atong mga pinabuhi sa mga buluhaton sa atong buhi ng Diyos ng ison. Hindi na ito ibutang sa mga butang na iyan ni aning kalibutan. Kaya ang tanang butang na iyan ni aning kalibutan na mahanaw, ang tanang na diapas sa mga tao ni aning kalibutan, sisi, nagtako kumayo. Mahanaw. Nung napunong si Ginoo, mahanaw. Ang langit, magaling ta. Pero magkabilin ang iyang pulong witness si Jesus Christ. Ito si God. Ang nagsuot. Kunya, kung nagkinabuhi ka, sabay sa iyang kabubuton, siyempre, ubag ka kanya. That's why mo ingon kita na siya na, welcome, good, and faithful servant, come in. Enjoy your master's service. Good day. Sulod din. Maglipay ka, ubag, kaon, mayo. Pagkaanindo ka na, naiso. In the book of Revelation, chapter 16, verse 6. Ipadayag. Isisayas-sayas. Iula nila ang dugo sa katawahan sa Diyos o sa mga propita mo sa ipainom mo sila o dugo mo kini ang angay kanila. Verse 7. Unya, nilungog ko gikan sa laran ang usa ka tingog nga nag-ingon. Ginoong Diyos nga labing kamahanan, matuod o matarong gayon ang imong hukom. Matuod. So gamay ra ang atong mga kalisdanan niya. Kung atong itandi sa mga adlaw o sa maabot yung mga adlaw unya nga maabot sa atong mga tagsatag sa kinabuhi. Pero kung atong itandi sa mga rito atong panahon pero labi, nililalim mga ikso mga kalisdanan. Pero ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo, di yun mo maitanti. Di yun ka makatanti, mga isoon sa mga pagsulay. Bisang pagdagang kayong mga pagsulay, trials kung ako sa inyong kinabuhi, ang Ginoo, lipayang nagyapong ka sa Ginoo. Amen. Bless nagyapong ka sa Ginoo, panalanginan nagyapong ka niya, magamit nagyapong sa instrumentong ni isoon. Hallelujah, ayun na. Madaugon ng mga santos pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Amin ba? Kita ang mga madaugon na manuman. Tungod sa dugo ni Ginoong Jesucristo mga isoon, ibayrat na niya, ilukat na niya mga isoon sa atong pagkadautan, sa atong mga sala mga isoon, ibayrat na niya. Dililalim ang iyang ginoo dito sa cross. Imagine na, ang iyang gumalihan dito. Pamalandungi o maayon. Ang katuntanan nga iyang gihima. So wala pa siya ginansam sa cross. Di ba? Mapicturahan na ito ba? Pasunod sa tumunong natin. Sakit ng galitong ibang lotos na apusol po. Saan po nang ibuhan ni Ginoong Jesucristo? Diba? Para ka natuntanan kung sa iyang gumadali ka nato ng iso. In the book of Revelation chapter 12, verse 8. Ibundog sa atong mga kaigsunan ang yawa pinagi sa dugo sa nating karnero o sa kamatuoran na gisangyaw nila, wala nila ihikaw ang ilang tinabuhi bisan sa kamatayan. Praise God. Hallelujah. Pagkaming doon na iso. By their testimony. Pinagi sa ilang pag-testimony. By the word of their testimony. Na iso. Sa ipildi nila ang buhat sa kaaway.
So meaning to say, mga igsoon, sa dihang kita magpagamit ta sa punong sa Ginoo, atong isangyaw, atong ipakita giunsa ta pagbag-o sa Ginoo, mga igsoon, meaning to say, ipildi na to ang buhat sa kaway. Amen. Ayaw kahadlok sa pagsangyaw dapat atong pangayon sa Ginoo, Lord, taga itong boldness, taga itong kaiso, Ginoo, nga musangyaw sa inyong pulong, taga itong kaiso na din itong mauwaw, Ginoo, Lord, gating. Anong ato mong ikauwaw ang kaluwasan na ito sa upan? Atong panigamutan, mga isoon, atong panahon na nakita ni mong imusoon na nagduwa na sa talayo, is not still. Kuwaa sila diha. Ikaw ang gamiton sa Ginoo. Dibdene mo, is not to sila. Alam mo, pang is not to mga butang nila, sila. Ang is not ta. Diba? Ano man, duwa ka sila sa kalayo nila. Nanas book of Job, mga iso. Mahimutang, soul's nature. Nandito na ito mo makita din eh. Nagibuntong man, pinagi man sa pag-testimony. So sa iyong pag-testimony, sa iyong pagbarong, hindi mo pilde ang buwan sa kaway. Kaya nang ipadayon ka sa pagpangalagad sa itong buhay ng Diyos, bisang paggagrat yung mga pagsuway na may abot sa iyong kinabuhay, gipildi mo ang buhay sa kaway, pinagi sa dugo ni Ginoo Jesu Kristo, mga iso. Hallelujah. Katapusan, the sense will return with Christ to the mga iso. In the book of Jude, chapter 14, 1-14. Judas. Sino ang ikapitong kaliwat ni Adan? Dugay nang niingon, may tumod kanina, mani ang Ginoo uban sa linibo niyang mga balaan. So linibo niyang mga balaan, apinta ni Ana, amin ba? Apinta ni Ana, may so linibo niyang mga balaan. Kita na, mubalik si Ginoo sa Kristo, uban ka na to, mga iso, ato naglimon. Amen! Limon na lang, nagkuyog ta sa Ginoo, mga iso. Kining Judas ba? Binisaya akong kayo ni God, magkainundong ko atong tiguan ba? Magtiayon nga, usaray ilang anak. Niya, naa sila sa Bukid Guest, gabuyo. Sa dihang, ang ilang anak, may dako na nagkahuman ng iskwela, siyempre, nabiyaan niya ang iyang mga ginikana. Langiyaw man ang bata o, abutog Amerika, pag-abutog Amerika, lugay ng tayo, wala na maka-uli sa inahan. Sige na lang siguro, patahal sa iyang ginitanan ba? Sa iyang amahan, ginahan. Nga, nadugay, nanawag ng anak, nga naminyo na siya. Ma, pa, nanaway ako, pero hindi paya sa duha. Naingo na kung tiyayo na. No, pagkalindot, dagaan natin yung bata, kaya gusto may makakita. Di pa yung mga anak na nami ako. Di pa na kayo mga sinikas. Dong, dong, tayo sa dong. Asa po lang yung tamog. Ganang. Kung sabay pa nga sa akong ako. Ang mga nilang bata, yung anak, Jude, anak mo di ko. Wow! Pagkaanlindot sa pangalan sa akong ako, Jude man. Pagkaanlindot. Guwapo kaya naliwag kaya nanak ko. Jude. Doon, usang ng Jude. Ini, Binisaya. Usang may Binisaya ang Jude. Judas! Ha! Judas! Sa inyong guwapo! Sa inyong English dito, diyan ba na? Ah, kanito. Pag usang may Binisaya ang Jude. Judas! Ini siya. Kanta ito. Hey, the future coming of the kingdom. Amen ba? Nakita na ni Enoch, na-visualize na ni Enoch ang maabot ng pag-abot ni Ginoong si Kristo kauban sa linipo niya ka mga kaisonan. Which is kita na, mga ison. Amen. Ito ng claim on God, mga ison. Nga, kung atong makita diya sa Book of Revelation, chapter 19, verse 11 to 16, nga ang mga santos nagsugod na usakay sa ilang tagsa-tagsa ka mga kabanggit.
ako pa nakita na ko si Brother Lito sa unang panahon pagkita siya vision na doon na na'y mga Kristuhanon. Nakita niya, dili, makita naman dili sa Book of Revelation chapter 19 verse 11 to 16 na ang mga Kristuhanon nagsakay na sa inang mga tagsatagsa kakabayo. Kitawa na kay Bao, kita nagsakay na bata sa itong mga tagsatagsa kakabayo. Hindi niya ako lang ma-illustrate ninyo na ang vision na nakita ni Lito, yun siya na naghilak siya, maayot din siya kato. Grabe yun niyang hilak, nagburo, grabe yun. So, istorya na dili ma, dili hapit na dito. O siya, dili lalim na akong nakita. Daghanay kayong mga Kristuhanon na dagko kayong mga syukur. Dagko kayong mga kadina na nagsilipag kuyo. Ibanghinta, mga Kristuhanon. So, di lalim, naghilak siya. Nagsigi siya ampo na itong matayang tayong mga ganang mga tamana na iyang nakita. Na iuman na iyang pag upang Kristuhanon na dili ka lagpot o layo, dili ka sangyaw sa puno si Ginoo kay hiligtan. Magkalagaw-lagaw at awitin sa iyong vicinity. Nanar ka ko ito ba? Hiligtan di ka. Orang sa iyong spiritual life, wa. Sa iyong physical, wa ka makita, naghiligtan ka. Pero nakita niya naghiligtan nga naman. Dili ka abot ito sa pagsangyaw sa puno sa Ginoo. Doon na rin ako kayong higot. So, matanak, watak ni bawana. At walang pangayon sa Ginoo. Lord, kung nahamang ko ang higuta, ako lang hihingin lang at ang tangon ko na with the blood of your son, Jesus Christ. Ako lang hihingin lang, Jesus Christ. Ito lang ibatang-tang. Nakita niya, naghilak siya. Manaali yung mga Kristuhanon na doon, nagawin ko yung mga tapos. Anharga ko ito ba? Anharga ko ito bang imong higot? Di na nag-aabot ko sa nahan. Di na nag-aabot ito si Musilina. Di na nag-asangyaw ito siya po naman naman. Hiligtan ang tiin. Di nag-aabot sa iyang patay. Pero tiin niyang hilak. Mga iso. So, illustrate namin ako ang Book of Revelation, chapter 19, verse 11 to 16. Ang nakita na ang mga santos na nagsakay sa ilang pagsatagsak ka mga kabayo. Hoping and praying kita nagsakay na tagaroon sa atong mga tagsatagsak ka kabayo. Amen! Kaya naman, i-prepare na ta sa Ginoo, i-andam na ta sa Ginoo, aron ini balik niya, maghari ang mga santos uban sa atong manluluwas. Amen. Uban na ta niya, i-balik sa atong manluluwas sa Ginoo, sa Kristo Mason, uban ta niya, Mason. Amen ba? Doon na tayo nakatulang karon, takna sa kapuntatong, hoping, pray. Mamarota. Sa inyong pagbarot-barot din na iso, pangayawa sa Ginoo, iso, ang Lord, tagay mong pananawa. O tagdaay kong bulong ako, asa ko niyong ikuta. Ginoo, doon na may mga shackle, doon na pagkita kong magkadina niya kong tiin. Gusto na mo, Ginoo, nga imunin kang tahan. Araw ka, hukong ito sa musilingan. Nga ito sa unahan pag ngayon, araw sa pagsangyaw sa iyong kuna. Araw mapaambit na ito ang punong sila. Sa batang panahon nga iso, at doon na yung mga tao nga padayon na nagrepresentar sa pulong sa tumbuhin ng Diyos. Panikamote nga ikaw magigilin ka sa pulong sa tumbuhin ng Diyos. Panikamote nga ikaw magamit ka niya isuwa. Sa iyong pagparoon niya, pag-iistoryahe ang tinamador, gusto ko Ginoo na mag-aabot ng itong kapita. Maabot ang kalumasan niya ng mga panimalaya. Ikaw ang nasayon iksunog si kinsa ng panimalaya, kinsa ng imong higala, imong iksuon, imong kaila, nga gusto ni mong mapaabda niya ng maong kaluwasan. Hallelujah. Pagkikistoryahe ka ron ang Ginoo nila samtang ikaw ang nagbaro ka. Hallelujah. Kita ka ron mga iksoon ng representar ta ni Kristo dinhi sa kalimutan na daotan. Dili lalim ang imong kinabuhi. Dili lalim ang atong kinabuhi na ni kalimutan. Lagan niya yung patikos. Pero ang gugma ni Ginoo Jesu Kristo, ang kahayag ni Ginoo Jesu Kristo,
isoon ana agad mo. Klima na kung ipagali. Kay ikaw, o sa katatawang ang galamiton, Jesus, ang kahayag kung muabot man din mo ang mga pagsulay, ang mga kasidanan sa imong kinabuhi, naging kalibutan na isoon, meaning to say, ang kahayag ni Kristo, ana agad mo. Sa iyong pagbarong din na kanundili, baka makapangutana sa ginoon. What kind of representative ako diya nimo? Unsa ka kung ang klase ng representative sa iyong tulong ni ginoon? Unsa ka mga butanga ang angay na pag-uhon ang hayuyon sa posisyon isip unsa ka santos? Ano ba yun sa iyong malo? Kusa may angay na kong pag-uhon sa akong kinabuhi, Ginoo. Aron mahiuyon ko sa posisyon sa mga santos. Hallelujah. Ikaw ra ang maka tumbaga na isuon sa imong kinabuhi. Sa mga butangan karon ang gusto ni mong gusto. Nga masubay ka, mahiuyon ka karon sa plano sa Ginoo. Padayon na itong pamaladungan ang atong posisyon. Dili lang isip sa kamagtotoo kundi usa ka representative sa Ginoon niyo sa Kristo. Hallelujah. Lord, salamat Ginoon na imong mga anak niya. Gamita kami o Diyos ng Diyan, isip imong ambasador. Ipadala kami ng ito sa mga tao na nanginhanglan sa imong mga puno kaluwasan ng Diyos. Ani-ana kami karoon sa katapusang mga anaw, Diyos, ang nabat na dumog, ginoonog na lugang mong nagpasa ang buong Mateo chapter 24, Diyos. Nga magkadumog kami mga gubat sa labing dapit na mga Diyos. Magkadumog kami gubat sa mga dugol na mga Diyos. Pero Ginoo ang mga pulong ikaw na kaiman, na dilip pa maokini ang katapusan, kundilip maokini ang sinubutan. Lord, tumita kami, likuna kami, Diyos. Kumuabot magdala sa among mga kinabuhi. Lord, ang among mga kinabuhi ang mga kinabuhiyan niya. Salamat sa inyong mga anak kami na karoon. Ligo na ang matagos sa kanila. Pananangini sila, Ginoon niya, sa tanan nila pagkakumato. Sa tanan nila mga lakaw, Ginoon niya, ikaw na Ginoon mag-aupan kami. Salamat sa inyong mga pulong, ang mga lumo. Kanimang itugyan, ang ihala, ang mga pag-ampo, ang mga pagpasalamat. In Jesus Christ. Amen. Amen. Don't take that as